So sa video ngayon, ikikwento ko sa inyo kung paano ba ako kumita ng 500,000 pesos nung nasa college pa ako. So unahin ko muna yung kwento kung paano ko ba na-start yung business na yun nung grade 12 ako. Nung grade 12 kasi ako, after ko graduate, is naghahanap na ako ng mga college dito sa malapit lang. Siyempre, nasa Rizal ako nung panahon na yon, kaya nakita ko pinakamalapit na college na medyo may quality naman, ang St. Benilde Antipolo Branch. At nag-enroll ako, sinabi sa akin na nasa office, wala daw uniform. Sabi ko, paano walang uniform? Sabi nila, kahit mag-cosplay ka, walang problema dito. Sabi ko, pwede ah. Mahilig pa naman ako sa mga damit. Pag-uwi ko, medyo na problema ako kasi mga damit konti lang. So, ginamit ko yung mga damit ko sa bahay doon sa college, mga 1 to 2 months, and then medyo paulit-ulit na yung damit ko. Doon ako nag-decide na bumili na ako ng damit. Pumunta ako sa mall, H&M, Uniqlo. Masyadong mahal as a college student. Tapos, one time, dumaan ako sa Itay Rizal, sa may Changi. Habang dumadaan ako, syempre normal lang na may mga Changian sa gilid. And then one time, meron nakita nagbabike. Mamidala siya mga damit sa bike. Mga ukay-ukay. Pero yung mga ukay-ukay is more on men. Like yung mga windbreakers, mga oversized na mga jacket. And yung binibenta niya is nasa 100 pesos. So, nagpark kagad ako. Lumapit kagad ako at tinignan ko. Nakita ko yung mga binibenta doon. Sabi ko, kaganda ng mga tela. Nagaganda ng quality. Okay-okay ba to? Sabi nila, okay-okay daw yan. Lahat daw yan is galing daw yan sa Thailand, Vietnam, or sa Korea ng mga damit na hindi nila ginagamit at binibenta nila sa Pilipinas. At binibili ng mga nagbabike per bale at binibenta lang nila ng 10 to 20 pesos na tubo doon sa bike nila. Kaya kumagat na ako. Bumili ako ng mga 5 damit, 100 each. Nakabili ako ng mga windbreakers, hoodies, at mga pamatong ng mga damit. And then, pagka-uwi ko, nilabahan ko at ginamit ko kinabukasan sa eskwelahan ko. Nung pumasok ako, merong kaklase ko. Nilumapit sa akin, sabi sa akin ganito, "Bro, what you wearing?" "I'm wearing a branded windbreakers, man." Basta sabi niya, "We buy that. I want that." Sabi ko, "That's a secret, bro. But if you want to buy this from me, no problem." Sabi niya, "Sure, sure. No problem. I want to buy that from you for 1,000 pesos. Take it or leave it." At ako naman, nagulat kasi nabili ko ng 100 na benta na 1,000. Sabi ko sa kanya, 1,500. Kunin mo na ngayon. Kinagat niya. At nakabenta ko ng isa, nakabenta ko ng dalawa, nakabenta ko ng tatlo. Nung pang-apat ko na nabenta, sabi ko sa sarili ko, mag-hoard na nga ako ng mga damit dyan sa Taytay. So ginawa ko, binili ko talaga. Binili ko yung isang buong bike niya. Umuwi ka agad daw sa bahay, nilabahan, pilansyaan at pinikturan. Ang ginawa ko, gumawa ako ng website at pinost ko siya sa website at sa Facebook. At gumawa ako ng mga ads gamit yung mga kaklase ko. Umikot-ikot kami sa parts ng Rizal para mag-shoot ng mga damit. And then after namin mag-shoot, nag-edit ako at nag-ads na ako sa social media. And then nag-post ako, sabi ko, "Dropping this next week. Abangan." Parang ganon. Nung dumating yung araw na yon, wala pang 2 hours, ubos lahat ng damit. Binenta ko sila for 999. So, isipin nyo, binili ko yung damit for 80 pesos wholesale plus shipping fee 90 pesos. So, 170 pesos yung total cost ko. Ang benta ko is 999 pesos. Ang kinita ko is 829. Naubos ka agad yung 100 pieces na nabili ko. Ang kinita ko is 82,000 sa isang bagsakan lang. Sa 89,000 na kinita ko, pumunta ka agad ako sa bilihan ng sapatos at bumili ako ng maraming sapatos. Tumiga na lang ako sa kama at nag-order ako ng maraming McDo. At doon na nagtapos. Joke lang, ang ginawa ko sa 82,000 is pinambili ko kagad ng thrifted clothes sa Taytay Rizal ulit. Lahat ng 82,000 na yun, binili ko lahat, pinalaba ko lahat, pinansyaan ko lahat, pinicturean ko lahat. At nabenta kaagad sila after 2 days ng pagkakapost. Ang total pieces na mga nabenta kong damit, nasa 750 pieces na mga thrifted. Naubos kaagad siya ng 2 days sa website ko. Kung imaminus pa natin yung expenses na 50,000 sa Facebook ads, ang kinita ko ay 450,000 pesos in just 2 months sa pagkahanap, sa paglalabas, sa pagpipicture, sa pag-a-ads. So in total of 4 months, simula nung na-create ko yung business na yon, doon ako nag-decide na gawin ko na talagang business to. At pinangalan ko tong business na to na Phenomenon Apparel.
Kaya ko tinawag na phenomenon na parel dahil phenomenon. Like, sabi-sabi lang yan. Hindi yung totoo. Rare lang yan. Phenomenon lang yan. Kaya tinawag ko phenomenon apparel. And then, up to date, meron akong 5 empleyado lang doon sa brand na yon. Meron akong taga-pack, taga-ship, customer service. Meron akong website. At still running siya until ngayon. So, ano ba ang pros and cons itong business na ini-start ko? Itong thrift shop na ini-start ko, ang pros dito is malapit lang yung supplier. Mabilis ang bentahan. Unlimited ang mga items. At hindi ka mauubusan ng inventory. Ang cons nito is hindi mo masasabi kung lahat ba mabibenta mo. Hindi mo masasabi ang isang bill is matitino. Hindi mo masasabi kung lahat ba ay walang sira. Hindi mo rin masasabi kapag nalabahan mo, may mawawala bang mga zipper dyan? Dahil ganun yung nangyari sa akin. Hindi naman lahat na ipapadala mo, madi-delivered. Yung iba doon magiging RTS pa. So maraming pros at marami ring cons, pero depende yan sa risk mo. Pero kung gusto mong magsimula ng negosyo at college student ka at wala kang experience, skills, or pera, ito na yung marerecommend kong business para sa'yo. Outsourcing business. Click here for the full tutorial.